So magandang araw ka muli sa video na ito ka muli. Pag-uusapan natin, ito nga pong nai-report lang ka muli. So this was recorded po during a Thursday at nakareport lang ng spin ng tiebreaker times ka muli na ito nga pong si Robert Bolick ay pepperman na po ng kontrata dito po sa Japan B-League ka muli. So sa mga hindi pa nakasubscribe ka muli, baka pindot naman po yung subscription button. So malamang matagal na natin itong inabangan, matagal na itong sinasabi ni Snow Badwa kabola, at of course alam naman natin si Sir Snow Badwa iba talaga yung level ng radar nito kabola, at yun nga po nadetermine niya na naman kabola from the very start, lang taon na niya pong sinasabi, and finally it happened, diba? Ito nga po si Robert Bolick is lilipat na po dito po sa Japan bilik po kabola, and it is the right decision kabola, kasi sobrang laki po ng inoffer sa kanya according to this report. So sabi dito sa report ng spin, it's around $35,000 kabola, and if you value po peso to dollar po as 50 pesos, nasa 1,750,000 yan kabola, di ba? Ganun po kalaki itong inooffer po sa kanyang sweldo buwan-buwan. And take note, magkano ang maximum contract ngayon sa PBA? It's 420,000. So 4x kabola nung maximum contract na inooffer po sa PBA. So dun mo lang makikita talaga kung gaano po ang kalayo ang difference na ng dalawang liga, 'di ba? Kasi dun pa lang po sa financial aspect kabola. Kung isang liga is way higher in terms of the financial capacity, it only means that the level of that league is higher. Kaya suportado natin si Robert Bolick po dito sa kanyang desisyon kabola, 'di ba? Syempre, hindi naman tayo nagpapakain ng pamilya niya eh. So impalmat naman 'yan, 'di ba? Like kung i-compare mo, halimbawa, dito sa isang report, 'di ba? Ito si Maverick Anmisi daw, sabi, 900,000 yung offer. Eh binanatan na natin. Binanatan na ni Sir Snow kasi nagkaroon sila ng issue, ano? Pero, 'di ba? Yung yan binabanat-banatan pa sa PBA na hindi ganyan yung dapat na salary daw ni isang Anmisi or what, o hindi pa umaabot sa kanyang level kabola. Eh ito sa Japan, no? Dinoble na agad yan kabola. Papasok pa lang si Robert Bolick, wala pa siya napapatunayan. Doon mo talaga makikita kung gaano po kalaki yung diferensya ng dalawang league. Now, we have an explanation here by Navin Ganglani kabola of how it work, and it's again, it's a beautiful contract. So the first year daw, 30k per month kabola, and then may increase siya for the second year, and then magkakaroon siya ng bonus kabola, depende kung ito pong si Robert Bolick ay matutulungan niya yung team to reach po itong Division 1, kasi Division team daw po yung nakakuha dito po kay Robert Bolick kabola. So ganyan po katindi ito nabigay sa kanyang kontrata kabola. So again, it's a beautiful contract kabola, and it's the right decision for Robert Bolick. Now ang talagang nakakamiss lang dito, if we look back at the draft po of Robert Bolick now, which is itong 2018 kabola, parang ito na yung nagre-represent ngayon eh ng pwede natin expect moving forward, di ba? This is a very loaded draft, Perez, Parks at Bolick, and two of those top 3 guys who are superstar level in the PBA umalis na po to go to International League, and I think that's what can we expect now, di ba? Like out of 3 potential superstars in the draft in the PBA, isa lang yung i-expect natin na matitira po sa PBA. And actually, are we really expecting Perez to be in the PBA for his entire career? Hindi natin sure, kasi just like Bolick, Perez is also a very, very superb talent, di ba? Kabola. So, mga ganyan din mo pwede yung offer po dito kay Perez. Kabola, di ba? And again, sobrang layo po ng difference. Kabola. Now, moving on with this draft, kabola. Ang ganda nito eh. Number 4, si Desiderio, he represents a flop. Same with Travis Jackson, he represents a flop. Kasi of course, kada draft, may flop dyan. Then, Mokon, ito naman, nagre-represent po ng mga pure-blooded Filipino that is very good player pero baka hanggang PBA lang. Then we have an Abu Trotter, a very good foreign big man, Phil Foreign kabola, that may not have an opportunity po outside the country.
Diba? So, well, ito rin nagre-represent eh, ng pwede natin expect po moving forward. Now, kung maganda ang magagawan nitong si Bolick dun sa ano Japan B-League, you expect po na mas lalo pang tatasulit ang pressure po in getting these superstars from the PBA kabola. Now, take note, of course, di ba? Hindi lang naman naman nasa PBA yung tinutry nilang kunin, kundi yung mismo mga amateurs na po. Kaya, tingnan natin kung ano pa po mangyayari sa PBA. Kawa ba sa palagay mo? Okay ba itong galaw po nitong si Bolick? Comment lang po sa baba.